ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig, mga kaibigan. Ako pong inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Ebony Sahonya. Nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, sa pagpapabuti ng ating kalusugan, at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Happy Sabbath po, mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagpapatuloy, nais ko pong mag-share ng isang verse na makikita po mula sa Ezra chapter 3, verse 11. Ang sabi po dito, "With praise and thanksgiving they sang to the Lord. He is good, His love toward Israel endures forever. And all the people gave a great shout of praise to the Lord because the Lord was late." Nawa po ay pakabanalin natin ang araw na to para sa ating Panginoon. Patuloy po kami namimigay ng mga aklat aralin sa Biblia, at kung meron po kayong katanungan o naman po inyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O kaya naman po sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaaring po kayo mapadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, at maaari rin po kayong mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa buhay pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Melo at si Ma'am Aya sa pagtalakay sa paksang Women as Mothers. At sa pag-aaral naman ng salita ng Diyos, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa paksang How to Win Your Spouse for Christ. Ngayon po, dadako na po tayo sa bahaging buhay pamilya. Beautiful morning po sa ating lahat na mga taga-subaybay, lalo tigit ang atin pong mga kababaihan. Bahagi pa rin ito ng atin pong pagdiriwang ng 25th anniversary ng Adventist Women's Ministries. Ngayon pong month ng August, talagang kinikilala natin ang kadakilaan ng ating mga kababaihan. Buwan po ng May, di ba? Kinikilala natin yung mga nanay. Special po ang ating tribute sa kanila. Pero ngayon pong buwan ng August ay ang Women's Ministries po ng Adventist or ng North Philippine Union Conference ay inihahandog sa inyo ang special feature na para po ito sa mga kababaihan. Kaya kayo po na sumusubaybay sa amin, kung mapapansin ninyo, ang ilan mga segments po natin ay tinalakay natin ang ilang mga traits ng mga kababaihan, at sinimulan po natin yung mga roles ng mga babae, like women as homemakers, and we also have the women as wives, at ngayon po ay women as mothers. Napaka-interesting po ng ating pag-uusapan ngayon, at bago yon, nais ko pong batiin ang lahat po ng ating mga nanay, mga mami, mga mama. Talaga po, you are doing a noble work. Hindi po mapapantayan ang roles nyo na ginagampanan, at maging ang ating Panginoon ay kanya pong kinoconsider na ang atin pong mga roles ay talagang very, very important, because it is in the home that values are taught, it is in the home that relationships are established, at ang atin pong tahanan ay pinangungunahan po ng ating mga magulang, and of course, ang atin pong mga nanay ay tinatawag na queen of the household. Diba? Tayo po ang reyna ng ating pong tahanan, tayo pong mga nanay. Kaya po talagang malaki po ang ating ginagampanan, lalo't higit sa atin pong pagpapalaki ng ating mga anak. So ngayon po, na segment na ito ay para po ito sa ating mga nanay. Well, maaaring may mga nakikinig tayo na mga hindi naman po mga nanay, but you are taking care of your
nephews or nieces or your relatives, kasama po kayo. Yung mga caretakers po natin, mga guardians, lolo, lala, kasama rin po kayo dito and you can still relate. But especially sa atin pong mga nanay, alam naman po natin na ang atin pong mga nanay ay tayo yung mga unang-unang guro ng ating mga anak. Diba? Kahit si Dr. Jose Rizal ay ang kanya pong nanay, ang kanyang kinikilala na unang-unang guro. Kaya kung tayo po ang unang guro sa ating mga anak, ang una talagang exposure na doon sa mga kaalaman at mga skills na matututunan po ng atin pong mga anak ay magmumula sa atin pong mga nanay. Simula sa atin pong countenance, ano? Yung kung ano yung makikita sa ating panlabas na anyo ng ating mga anak, yan po ay makakaapekto negatively or positively sa atin pong mga anak. At malawak po ang ating pag-uusap pagdating sa atin pong mga nanay. Kasi napakarami po nating trabaho sa loob ng ating tahanan, maliban sa pagiging tayo po ay iintindi rin, ano po, nag-inaalagaan natin ang ating asawa, pero yung ating buong sambahayan, tayo po ang talagang malaki po ang kanilang respeto sa ating mga nanay, di ba? Ang ating mga anak, pag sila ay umuwi sa tahanan, ang unang-unang hahanapin po ay, where is mommy? Where is mama? Nasaan po si nanay? Yan po, ganun kahalaga po tayo na kapag tayo nawala sa loob ng ating tahanan, ay malaki pong kawalan. Ano, sa atin pong pamilya. Okay, ngayon po pag-uusapan natin ang ilan sa mga prinsipyo at mga tips na rin po sa atin ng mga nanay kung paano natin mapapanatili na maging maayos, maging matagumpay at maging masaya ang atin pong pagiging nanay, ano, yung motherhood natin. Napakaraming mga research na nagsasabi na ang role ng mga nanay ay talagang malaki ang contribution in shaping the character of our children and in making the home beautiful and successful. Una po, let us develop and model trustworthy relationships sa atin pong pamilya. Mga nanay, isa yan sa mga prinsipyo at tip na rin na atin pong linangin at maging modelo tayo ng trustworthy relationship. Ano itong trustworthy relationship? Ito po yung tayo ay mapagkakatiwalaan talaga ng ating mga anak. Ayan, practical na lang. Marami tayong pangako na minsan hindi po natin natutupad, di ba? Yung mga nanay, kahit na po parang joke-joke lang sa mata ng isang bata, sa pandinig ng isang bata, para po sa kanya, totoo po yon. Kaya yung ating mga promises ay ingatan po natin kung hindi tayo magiging tiyak na hindi natin magagampanan, ano po, o matutupad. Ang mga promises po natin sa ating mga anak ay siguro maging maingat na lang tayo sa pagsasabi. Let's just be honest sa ating mga anak. Masabihin natin na, anak, pasensya ka na muna. Hindi ko yan maiibigay sa'yo. Parang ganun ba, no? So, ang isa pa po ay, let us encourage our children to learn to trust other adults. Mga nanay, sa ating bibig, maririnig ng ating mga anak kung ano po, kung paano natin iginagalang ang ibang tao. Baka naman po sa pandinig ng ating mga anak ay maririnig sa atin yung mga pamumuna natin, mga pamumula natin, yung mga criticism natin sa ibang tao, lalo na kung ang ating kinikriticize ay malapit sa ating mga anak. Maging maingat tayo. Kasi ang unang principle, let us develop and model trustworthy relationship. Diba? Ano yung mga naririnig sa atin ng ating mga anak? Halimbawang pinag-usapan natin sa loob ng tahanan ng isang tao, maging sino pa yan, baka naman sasabihin po natin mga nanay, ay nako, ayaw ko dyan sa taong yan. Yan. Ayaw ko dyan sa lola mo, ayaw ko sa lolo mo, ayaw ko sa mga auntie mo, ganon. Kapag ganon po kasi ang narinig ng ating mga anak, diba? Mga nanay, mga mami,
ay maaapektuhan po yung kanilang pagtingin at paggalang at pagtitiwala doon sa mga taong atin pong pinag-uusapan sa loob ng tahanan. Lalo tigit kung ito po ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa kanilang tatay, di ba? How do our children hear yung words natin about their father? Ano ba yung sinasabi natin? Baka naman sasabihin natin, ay nako, yung tatay mo, ganyan talaga yan, napaka-ibang ugali ng tatay mo. No? Naku po nanay, mami, wag na wag niyo pong iparirinig yan sa inyong mga anak. Kung meron po kayo na hindi magandang relasyon sa inyong asawa o sa inyong in-laws, naku po, maging maingat po tayo. Huwag na huwag niyo pong iparirinig yan sa inyong mga anak sapagkat yan po ay makakasira ano po, ng trust ng mga bata sa ibang tao. Huwag nating ikatwira na ay mas mabuti nga na ang aming anak ay hindi magtiwala sa kanila. Yan po ay hindi magandang pamana, mami, sa atin pong mga anak. So, yan po ay marami pa akong pwedeng sabihin dyan but gusto kong ituloy pa yung iba. Okay, number two. Principle, let us demonstrate an appropriate touch. Yan po ay isa sa para ma-build yung atin pong magandang relasyon sa ating mga anak, sa ating asawa, sa atin pong buong sambahayan at sa ating community. Kasama na po dyan ang ating mga neighbors. Atin pong ipakita yung, ito, this is for our children, ano? Yung ating, yung appropriate touch. Okay, yung kamay po natin, ang sabi ng mga pag-aaral ay meron po itong ano, may epekto ito. Pag inihawak mo ito sa isang sa anak mo halimbawa, ay meron po yung kahulugan sa kanya, no? Kung ang paghawak mo sa anak mo ay pipisilin mo o kaya papaluin mo, yan po ang pwedeng gawin natin. Let us demonstrate appropriate touch. Pero ang ini-advise po sa atin, lalo tigit sa ating mga anak, expressions of affection like reassuring hugs, cuddles, and kisses, especially when children are hurt or sick, enable them to feel valued and cared for. Diba mga nanay, kapag may sakit po ang ating mga anak, diba? Kapag atin po silang niyayakap, atin pong minamassage, di ba? Yan po ay therapy sa atin pong mga anak. Alam nyo po ba yung meron po, yung aming panganay po, 25 years old. Pero yan po ay talagang akin pa po yung ano, akin pa po yung hinahag, di ba? At kapag may sakit, pupunta doon sa kwarto namin at nakahiga pa doon at magpapamassage pa sa mami. Yan. So, wala pong age na pinipilin. Mga anak po natin yan, di ba? Tap on the shoulder, yung bang sasabihin natin, anak, gusto ko yung ginagawa mo. So, let us give or demonstrate appropriate touch. Kung halimbawang gusto na nating mamalo sa ating mga anak, ano po? Gusto nating mamalo sa mga anak natin, ano ang way of touching, di ba? Maging maingat po tayo kasi pag minsan po napapasobra tayo, baka napapalo na natin sila ng masakit. Hindi ko po sinasabing mali ang pagpalo, no? Kasama po sa discipline yung pagpalo, pero may tamang pagpalo, di ba, mga mami? So, dahil sa kabisihan po natin, ay nakakalimutan na po natin yung hugs, yung kisses, hindi lang sa ating mga anak, kung hindi sa ating pong asawa. So, another is, let us engage in trust-building game. Sa loob ng tahanan, meron pa po ba kayong panahon na makipaglaro sa inyong mga anak? Lalo tigit, yung mga may mga maliliit na mga bata, na mga anak, mga mami. Sa kabisihan nyo ba ay meron pa kayong time sa inyong mga anak or ibibigay nyo na lang yung cellphone nyo at sasabihin nyo, ikaw dito ka na lang maglaro. When you build yung mga like trust building, ang sabi dito ay engage in trust building games. Ayan. Nabanggit ko noon dati na sa ilang segment natin na sabi ko po ay kami ay sa bahay namin, naglalaro kami ng sungka or crossword itong word factory. And then, meron din kaming Scrabble, yung mga trust-building games na wala naman pag-aaway kung hindi talagang you will develop your bonding ano, as a family or mother and children relationship. So, games like yung mga kayo ba'y nakikipag
taguan pa sa inyong mga anak o kaya iba mga marami mga games ngayon. Kung pwede po hindi electronic yung games natin. Pwede pa rin naman po sa kapanahon na ito. Nasubukan ko dun sa mga anak ng pamangkin ko po. Nakikipaglaro ako sa kanila na hindi gamit ang cellphone or gadget. They really enjoy that. So alam ko mga nanay, kayo po ay nakaka-relate sa sinasabi ko dahil talaga namang ang mga anak natin. Tatanungin tayo, 'di ba? Mami, aalis ko po kayo. Mami, gusto ko sumama sa iyo, mga ganun ano. So talagang ang mga anak po natin, mami, 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 malimit tayo pa ang tatawagin nila. So let us engage in trust building games. And another very important po na tip or principle is let us foster trustworthy environments. Kanina po ay let us model trustworthy relationship. Ngayon naman po ay let us foster trustworthy environments. Ano tong trustworthy environments? Ito po yung clean surroundings natin, mga mami, ano? Talagang maging malinis po tayo sa loob at labas ng ating tahanan kasi kung ano po yung ating makikita sa loob ng tahanan natin, yung either maayos yan or hindi, maaapektuhan po yung kalusugan ng atin pong mga anak. And most of the time, yung ilan sa mga research na aking pong binanggit nung nakaraan ay may mga nagkakasakit sa loob ng tahanan dahilan doon sa mga dust. Hindi na pupunasan yung mga pasamano, yung mga carpet, hindi na va-vacuum, yung mga bedsheets, matagal na, hindi na papalitan, yung mga kurtina, maalikabok na. Lahat ng yan po ay bahagi sa loob ng ating tahanan at nako, ang mga nanay po talaga ang responsible dyan. Yung ating dining table, malinis po ba yan? Kasi ang maraming mga germs, ano po, mga mikrobyo na talaga pong napakabilis lang kumalat sa ating loob ng tahanan, yung ating kusina, yung ating bathroom, di ba? Lahat ng yan, mga mami, ay talagang tayo po, malaki po ang maraming gawain talaga ang mga mami. Kaya tayo din ang mga mami, let us not do this alone. Ating i-assign din sa ating mga anak ay bahagi po yan ang ating role bilang mami na bahagi din po ng training and discipline sa atin pong mga anak. May sinasabi dito, children thrive in safe, engaging, and nurturing surroundings. Ang atin daw pong mga anak ay mas nagfo-flourish, parang mas naglumalago ang kaalaman nila, mas nakakapaggawa sila ng assignment kapag ka po malinis po ang kanilang study table o kaya yung kanilang room. Ayan, mahalaga po yan na atin pong maturuan din ang ating mga anak. And this gives them a feeling of security and reassurance that they are being taken care of and that their needs are being met. Yan, di ba tayo mga nanay? Naku, tayo po, general speaking, ang mga nanay, talaga naman po, yung iba pa dyan ay speak and span. Wag naman po tayo masyadong speak and span na para bang hahabulin na natin ang basahan ano yung ating mga anak at hindi na po sila free na gumalaw sa loob ng ating tahanan. Panatilihin lang po natin ang pagiging malinis ng atin pong tahanan at ugaliin natin na bago tayo umalis sa papunta sa work natin, yung mga nag-work natin na mga nanay ay siguraduhin po na yung kumbaga safe, walang mga kutsilyo, mga nakakalat like that, yung mga magiging yung security po ng ating mga anak or safety ay makakompromise. So atin pong lahat ng yan ay ingatan. These are just practical. And the last po is, which to me is the most important, is let us build a foundation of faith. Hindi po ibig sabihin, last ko itong sinabi, ay last na po itong sa level of importance. But to me, this is the most important, to build a foundation of faith. With growing understanding, children learn to trust what they see, and from this base, you are better able to create a foundation for children to recognize God. And yes, build a foundation of faith. Makita sa atin ang mga nanay yung sino ang sinasampalatayanan natin. Maganda po yung nakikita ng ating mga anak na tayo po ay nagbabasa ng Bible, tayo po ay nagpe-pray, tayo po ay nagtuturo sa kanila ng about mga Bible verses, di ba?
turuan natin sila, ipamemorize po natin sa ating mga anak, and then maganda rin po na makita sa atin ang mga anak yung modelo ng isang pagiging godly mother. Ano po? Dahil sabi ko nga po sa inyo kanina, malaki po ang ating impluensya sa ating mga anak. So it's not only teaching, but demonstrating the faith that we have. Ano po? So tayo po ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Let us build that ano po, foundation of faith, na isama natin yung ating mga anak sa church, mag-aral tayo ng Bible, bigyan po natin sila ng Bible. Ito napakahalaga po sa mga nanay. Kung binibigyan po natin sila ng mga laruan, sana po bigyan natin ang ating mga anak ng mga children's Bible. Kayo na wala pa pong mga Bible ang inyong mga anak, the best gift that you can give to your children, especially during their birthdays, on their birthdays, ay ang Bible. Napakaganda po na meron silang Bible na binabasa. And let us teach them na bago sila matulog sa gabi o pagising nila sa umaga, read their Bible and then they pray to the Lord. Yan pong foundation of faith na yan ay mahalaga na ma-transfer po natin sa ating mga anak, and that will become the best legacy that we can leave our children. So maraming salamat po mga mami sa inyo pong pagsubaybay, at ako po ay naniniwala na ang mga principles na ito na aking pong isinyer sa inyo ay makatutulong po ng malaki sa unang-una sa inyong personal growth, and I believe this will help a lot in shaping the character of your children, in making your home the best you can be. Ano po? At nangako po ang ating Panginoon na tutulungan po niya tayo, na bibigyan niya po tayo ng wisdom, knowledge, insights, skills, understanding, patience, di ba? And of course, yung love nandoon. Ang iiwan ko po sa inyo, mga mami, love your children no matter who they are. They may have different traits, but let us love them. Because that is the best gift that we can give to our children, to love them unconditionally. Maraming salamat po, at naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Thank you, Ma'am Melo at Ma'am Isa. Napakagandang sharing. Kung meron po kayong katanungan o ano po inyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. O kaya naman po sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari rin po kayo mapadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayo mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging ito, tayo po'y makakarinig ng isang awitin. Balutin ang katuwiran, kalasan.
katapak ang tanga sa ulo'y pag-asa ng kaligtasan. Pangyapak ay kapayapan ang pagsunod sa kaniyang mga utos. Ito ang siyang katungkulan. Siya'y darating, siya'y darating. Handa ka na ba upang salubungin ang hari at Diyos ating pag-asa? Si Jesus ay muling darating, si Jesus ay muling darating. Lahat tayo'y kaniyang babaguhin sa kisap ng sa isang sandali. Buhay ay kakamtan natin, kamatay ay di magwawagi. Siya'y darating, siya'y darating. Handa na naman upang salubungin ang hari at Diyos ating pag-asa. Si Jesus ay muling darating, siya'y ating salubungin. Si Jesus ay muling darating. Maraming salamat po sa mensahe ng awit. Dumako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong paksa ay How to Win Your Spouse for Christ. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Nakasama natin ngayon si Sister Lou upang magbigay liwanag kung ano ang tungkulin ng asawang lalaki at asawang babae na anupat ano ang panukala ng Diyos. At kung sakasakali hindi pareho ang kanilang pananampalataya, how to win your spouse. Ito ngayon ang ating bibigyan ng pansin. Kung ating babasahin ang banal na kasulatan mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis, ang pasanin ng banal na kasulatan, papaano ang isang tao ay maliligtas. Yan ang concern, yan ang sinasabi ng Biblia na nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Nanupat ang kaligtasang ito ay pinagkakaloob ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao. Ang sabi nga, sapagkat gay na lamang ang pagsenta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang pag-aasawang ito na pinagkaloob ng Diyos, unang institusyon na kanyang nilikha para sa tao, nagkakaroon ng problema. Ang problemang ito ay pumapasok kapag ka ang mag-asawa ay hindi pareho ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananampalataya. Nagkakaroon din ng confusion sa kanilang mga anak. Kaya ngayon, papaano ang isang asawang babae ay kanyang mawin o may kayat sa Panginoon ang kanyang asawa? Ano ang dapat na kanyang ipakita? Yayamang ang Diyos ay nilikha ang lalaki at pagkatapos ngayon nilikha din ng Diyos ang babae para maging katuwang ng lalaki ang babae. Papaano magkaroon ng harmonious relationship ang mag-asawa na bilang pinagsama ng Diyos? Sapagkat ang bawat kinakasal, ang sabi nga sa mga Kristiyanong kasal, ang pinapagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng sinuman.
Entonces, ngayon, yung pastor o yung sino man na nagkakasal ay instrumento, pero ang Diyos ang sinasabing pinagsasama ang dalawa, ang isang babae at saka isang lalaki. Ngayon, ang tanong, how to win your husband to Christ? Ano yung sinasabi ni Apostol Pedro para ngayon may kayat ng isang babaeng mananampalataya ang kanyang asawa? Dito ay ating iniisip na ang babae ang siyang nananampalataya sa tunay na Diyos at ang lalaki naman iba ang kanyang pananampalataya. Ano ang payo ni Apostol Pedro ayon sa 1 Pedro 3:1-6? Basahin po natin, Pastor, ang sabi po dito, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok. Atin munang putulin doon, Sister yes, Lou. Sinasabi sa atin dito na pasakop ng asawang babae ang kanyang sarili sa kanyang tunay na asawa. Nanupat sumusunod sa salita na ang wika upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Sa makatwid ngayon, ang asawang lalaki na hindi mananampalataya sa Panginoon ay upang mahikayat sa Panginoon, magpakita ngayon ng isang mabuting ugali o asal ang isang babae sa kanyang asawa na hindi mananampalataya. Anong sabi rito? Magpasakop siya, sumusunod sa salita upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Sa makatwid ngayon, yung kanyang pag-uugali, yung kanyang pakikitungo, hindi nakukuha sa pananalita, kundi sa kilos at saka sa gawa. Patuloy natin, Sister Lou. Ang sabi po sa verse 3, Pastor, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng marangal na damit. Sandali lang. Sa makatwid ang sinasabi rito, hindi yung panglabas na anyo, hindi yung panglabas na gayak. Dapat ngayon mahikayat ang isang asawang lalaki sa Panginoon sa pamamagitan ngayon ng simpleng pamumuhay at simpleng gayak ng isang asawang babae upang kanyang mahikayat sa Panginoon ang kanyang asawa. Ito yung sinasabing isang paraan para ngayon ang asawang babae ay makagawa ng isang malaking bagay ng kanyang asawa ay mahikayat sa Panginoon. Pagpatuloy natin. Sa verse 4, sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpasakop sa kani-kanilang mga asawa. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon at kayo ngayon ay may mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Madalas kong sinasabi sa aking pagkakasal na yung relasyon ng babae at saka ng lalaki dapat ngayon makita sa salitang best, B-E-S-T. Anong ibig sabihin nito? Beauty, yung B-beauty. Kung bakit ang lalaki ngayon ay umibig sa babae, yung lalaki, ay sapagkat nakita ng lalaki ang babae ay maganda. Ang mga lalaki tumitingin ngayon sa ganda. Yun ang unang attraction. Subalit ngayon, yung gandang yon ay dapat matransform na panloob. Yung beauty yon ay pangloob.
sapagkat ang itsura ng isang tao na kapag ka tumatanda, ito ay nagbabago. Pero kapag kayong beauty yon na transform na panloob, bagamat dati-rati ang kanyang figure ay napakaganda, ngayon ay iba na. Maaring sabihin natin na family size ang kanyang size ngayon, pero sapagkat yung pinakita ngayong pag-ibig at saka yung gandang ugali ang ipinakita ngayon, ito ang natatanim ngayon sa isang lalaki na nakikita ngayon ang ganda ng sa kanyang pinakasalan. Ngayon, ito yung sitwasyon. Kaya ang sabi, hindi yung panglabas na anyo, kundi yung panloob. Ito ngayon ang dapat makita. At yung sinasabing E ay stability. Hindi stability, kundi ito ay endurance. Papaano ang mag-asawa ngayon ay magkakaroon ngayon ng yung pagkasama nila ay magpawalang hanggan, yung till death do us part, ay kinakailangan meron silong ugali na nagbibigay ngayon ng panunuyo ang bawat isa. Kaya nga ang babae na kapag siya naniniwala, siya ay sa Panginoon, kinakailangan ngayon yung ugaling Kristiyano ang ipapakita sa kanyang asawa. Kaya yung sinasabing endurance, magpawalang hanggan, kaya sinasabing till death do us part. Yun namang stability, yung kanlang tahanan ngayon ay ang lumalabas, nagtutulungan ang bawat isa, at pagkatapos ngayon, ang babae, ang wika dito, ay nagpapasakop sa kanyang tunay na asawa. Sa makatwid, walang iba sa buhay ng babae, kundi yung kanyang tunay na asawa. At yung sinasabi naman ng T ay yung trust, na kinakailangan sila ay merong pagtitiwala sa Diyos. Kaya yung sinasabing beauty, yung endurance, yung stability at saka yung trust, kapag ito'y nakita ngayon sa isang babae ngayon na merong siyang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang pagkilos ngayon na hindi panglabas kundi pangloob na gayak, dito ngayon naikayat ang asawang lalaki upang makasama ang lalaki sa pananampalataya ng isang asawang babae. At ang sabi pa ng ating Biblia, na katulad ng binanggit dito na sample ay si Sarah. Ang tawag sa kanyang asawa ay Lord, nanupat gayon na lamang ang kanyang pagbibigay galang sa kanyang asawa. Sa Biblia nga ang wika, ang lalaki siyang pangulo ng tahanan. Nung nilikha ng Diyos ang babae, hindi kumuha sa bahaging paa ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na yurakan at gawing alipin ng lalaki ang babae. Hindi rin kumuha sa bahagi ng ulo ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na maging pangulo ng tahanan ang babae. Kundi kumuha ang Diyos isa sa kanyang tadyang, malapit sa kanyang puso para kanyang pakamahalin, susuyuin habang siya nabubuhay. At dito ngayon, ang babae na siyang puso ng tahanan, sapagkat siya ngayon ang puso at siyang ilaw ng tahanan ngayon, kinakailangan siya ngayon ay kikilos, gagayak siya, ayon sa panukala ng Diyos, nanupat ang larawan ng isang Kristiyanang babae ay makikita sa kanya. Kaya nga, ano pang sabi ng ating Biblia ayon sa 1 Corinto 7:13-14? Ang sabi po dito, at kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sandali lang. Mm-hmm. Ang payo ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Dito sa ating bansa sa Pilipinas, walang divorce. Sa atin, merong sinasabing legal na sila ay naghiwalay. Pero yung apelido ng babae ay yung pa rin sa lalaki. At meron tayong annulment of marriage. Hindi ito yung panukala ng Diyos sa pag-aasawa.
kinakailangan ang pag-aasawa ng lalaki at saka ng babae, sinasabing till death do us part. At kung ang isang lalaki ay hindi mananampalataya at willing siya, handa siyang sumama sa kanyang asawa, kinakailangan sila'y magsasama hanggang sa ipakita ng babae ang magandang ugali sa kanyang asawa at pagkatapos maikayat ang lalaki sa tunay na paniniwala sa Diyos. Merong istorya. Merong mag-asawa, tuwing darating ang lalaki hating gabi, pagkatapos lasing, at meron pang kasamang mga kabarkada. At pagkatapos ngayon, gigisingin yung babae, gigising naman yung babae, babangon siya, at pagkatapos, ipagluto mo kami ng pagkain, sabi ng lalaki. So, ang babae ngayon ay wala siyang reklamo. Bagamat hating gabi na, nagluluto ng pagkain para sa kanyang asawa at sa kanyang kabarkada. At ang babaeng ito, hindi siya nagpakita ng masamang ugali sa kanyang asawa, kundi ang kanyang ipinakita ang ugali ng isang babaeng nananampalataya sa ating Panginoon. At minsan, hating gabi, nagising ang lalaki. Akala niya ay umuulan. At nung buksan ang kanyang mga mata, nakita ang kanyang asawa nakaluod at pagkatapos na nalalangin at sa kanyang panalangin, siya ay lumuluha. Alam mo kaibigan ang nangyari? Dahilan sa pangyayaring yon, ipinakita ng babae ang isang magandang ugali, ang lalaki ngayon ay sumunod sa ating Panginoon, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas. Kaibigan, kailangan natin ang mga bagay na yan. At ang sabi pa nga, ang isang babae ay ganito at hindi dapat ngayon yung domineering na sinasabi. Tingnan nga natin ang sinasabi sa Kawikaan 14:1. Ang sabi po dito, ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ito ng hangal ng sarili niyang mga kamay. Kaya kung minsan nagkakaroon ng hindi magandang samahan ng mag-asawa sapagkat hindi magandang ugali ng babae. Ang sabi nga, ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay. Meron pa akong narinig na kapag ka ang babae ay marunong magdisposisyon sa kanilang tahanan, buhay ang pamilya. Pero kapag ka ang babae, ang alam lang niya ay gumastos, patay ang negosyo. At ang marahil kung minsan ay para magkaroon sila ng panggastos, utang dito, utang doon, utang sa tindahan, at kapag ka sinisingil ngayon, hindi makabayad. Ano pa sinasabi sa Kawikaan, Kapitulo 21:9 at saka 19? Ang sabi po dito, mas mabuting tumira sa isang sulok ng bubungan kaysa sa isang bahay na kasama ang isang babaeng palaaway. Mas mabuti pang tumira sa ilang na lupain kaysa makasama ang babaeng palaaway at bugnutin. Yung sinasabing mga nager, palaaway, kinakailangan ang babae ay ang kanyang pakikitungo ay malambot ang kanyang puso at pagkatapos ngayon, kung sakasakali merong narinig na salita na mabigat, ang wika nga ni Haring Solomon, ang mabigat na salita ay umihila ng galit, pero ang isang salita na ang sagot ay hindi pagalit, ito ang wika ay pinapawi ang galit. Kaya yun ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Kaya nga ang sabi na mabuti pang tumira sa ilang kaysa sa isang babaeng wika, mas mabuting tumira sa isang sulok ng bubungan kaysa isang bahay na kasama ang isang babaeng palaaway. Yan. Pero meron ngang mag-asawa, tinanong, na 50 years na silang magkasama, na bilang mag-asawa, at sila ay nakikita ng mga tao na sila'y masaya pa rin. Ang tanong ng interviewer, ano ba ang sekreto ninyo? Ang sabi ng babae, kapag ka meron akong nakikitang hindi maganda sa aking asawa, ang wika ay bulag ako. Pero sabi naman lalaki, pag ka meron akong narinig sa aking misis na hindi maganda, ay bingi ako. Kaya nga, hindi sila nag-aaway. Mahirap magkaroon ng away ang mag-asawa. At saka, ang problema pa nito,
kapag ka ang mag-asawa ay hindi nagkakaroon ng isang pananampalataya, nagkakaroon ngayon ng hindi magandang relasyon ang dalawa, kung minsan pati ang kanilang relihiyon ay napapasama sa gulo. At isa pa rin dito, ang mga anak, kapag ka ang mag-asawa ay hindi pareho ang kanilang pananampalataya, may confusion ngayon sa mga anak. Kaya nga, kinakailangan ang mag-asawa ay pareho ang kanilang pananampalataya. At kung hindi maiwasan na ang babae at lalaki hindi pareho ang kanilang pananampalataya, kanilang pag-usapan ngayon, alin ba ang tama, alin ba ang susundin, para ngayon sila ay pupunta sa isang buhay na pareho ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos natin ngayong makita ang pinakapayo sa babae, tingnan naman natin ngayon ang payo ng ating Biblia naman sa lalaki. How to treat your wife. Papaano natin ngayong pagitunguan ang asawang babae. Tingnan natin ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa 1 Pedro 3:7. Ang sabi po dito, gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyo-inyong mga asawa sa inyong pagsasama, na binigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok sa nasisidlan, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Ang sabi nga ay dapat nating igalang at pakitunguan natin ang mga asawang babae na katulad ng marupok na sasidlan. Meron isang bata umuwi galing sa school. At ang tanong ng bata sa nanay, "Nanay, sabi po ng teacher namin, kayo daw po ang ilaw ng tahanan. Ang tatay naman, ano?" Ang sabi ng nanay, "Tagapundi." Kaya nga, dapat ngayon igalang ng lalaki naman ang kanyang asawa at pagitunguan parang marupok na sasidlan. Ang wika nga, gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyo-inyong mga asawa. Ang nangyayari naman kung minsan, kapag ka ang babae umiyak na, nagbibigay na ang lalaki. Kinakailangan sila ay nagkakaroon ng usapan kung paano sila magsunuran sa bawat isa. At kinakailangan marunong magsabi ang lalaki, "I'm sorry, ako'y nagkamali. Please forgive me. I love you." Kaya ba natin gawin yon, mga lalaki, sa ating mga asawa? Masasabihin natin na, "I'm sorry, ako'y nagkamali." Kaya lang kung minsan, kapag kayong, nung tayo naliligaw, tayo pakinig ng pakinig sa ating nililigawan. Kahit anong sabihin, nakikinig tayo. Pero kapag ka ngayon mag-asawa na, kung minsan, hindi na nakikinig. Kung minsan naman, may panahon magbasa ng dyaryo, pero kapag ka, ang babae ay kinakausap siya, hindi siya ngayon nais na kausapin sapagkat siya ayaw maistorbo. So, pakitunguan natin ang ating mga asawa ayon sa banal na kasulatan, parang ang wika, marupok na sidlan, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay. Kaya nga, napakaganda ng payo ni Apostol Pedro sa mag-asawa, sa asawang babae, para maikayat ang kanyang asawa, at ang lalaki naman ay kanyang pakitunguan ang kanyang asawa parang marupok na sa sidlan. Kaya nga, ang pangatlo ngayong bahagi sa ating pag-aaral, how to get your prayers answered? Papaano ba ang ating mga panalangin ay may katugunan ng Diyos? Hindi ba kaya kung bakit tayo nanalangin, nais natin ng Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin? Meron bang sinasabi ang ating Biblia tungkol dyan? Tingnan natin ang sinasabi sa San Mateo 18:19-20. Ang sabi po dito, sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila.
Isa palang bagay para yung ating panalangin ay tutugunan ng ating Diyos. Dapat ang mag-asawa at ang bawat membro ng tahanan ay nagkakasundo. Nagkakasundo ngayon sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos. Kasi kapag ka hindi nagkakasundo, nagkakaroon ng away ang mag-asawa. Na kapag ka ito'y nakikita ng mga anak, hindi maganda sa kanilang paningin at anong klaseng halimbawa ang ating ngayong ipapakita sa ating mga anak. Kaya kung nais natin ngayon ng ating mga panalangin, ay tutugunan ng ating Panginoon ang sabi nga, sinasabi ko rin naman sa inyo, na kapag ka nagkasundo ang dalawa. Ang sabi nga sa ibang bahagi ng Biblia, can two walk together? Pwede bang lumakad na magkasamang dalawa na sila ay hindi nagkakasundo? Ang sabi nga ay, ang mga talangkang Pilipino na kapag ka inilagay sa isang lalagyan, hindi sila ngayon makakataka sa isang lalagyan sapagkat kapag ka ang isa ay tumataas, inihila na nasa ibaba. Kinakailangan ipus nating pataas. Kung meron ngayong pinakamabuting asawa, ang asawa ng isang lalaki, ang asawa ng isang babae, wala nang pinakamabuti. At kapag ka nagsusunuran at nakikita ng mga anak na ang mag-asawa ay nagsusunuran, nagtutulungan, isang magandang halimbawa ang ipinapakita ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Bago tayo magtapos sa ating ngayong pag-aaral na ito, ay nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang suliranin? Iharap natin sa ating Panginoon ang ating mga suliranin. Dalhin natin sa Kanya sapagkat ang panukala ng Diyos ay tutulungan ka, pagpapalain ka. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat ng aming Panginoon na kahandang tumulong at nakahandang tumugon sa aming mga panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na kayo ay may panukala na maging mabuti ang tahanan ng bawat isa. Pagpalain nawa ang aking kaibigan. Tulungan po siya sa kanyang pamumuhay sa araw-araw. Nanupat, maging matiwasay nawa ang kanilang tahanan. Mag-ibigan sila sa isa't isa. Kung sila ay merong pong suliranin sa kanilang mga pananim, dakilang Diyos, tulungan po sila. Pagpalain sila. At gayon din, kung merong pong may karandaman sa kanilang tahanan, o Diyos, ang pagkapagaling nawa po ninyo ang siyang ipagkakaloob. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, madami po akong natutunan sa ating napag-aralan ngayong umaga na mahalaga po talaga na ma-reflect natin ang karakter ni Jesus sa ating buhay. At sa gayon ay, mga kaibigan, ang ating mga kaibigan o kapamilya natin ay ma-bless po sa ating mga tunay na saloobin at makikita at mararamdaman nila na meron po tayong Diyos sa ating mga buhay. Kung meron po kayong katanungan o anuman po inyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777.
0968-8536-2777 o kaya naman po sa 0968-853-6607 0968-853-6607 at maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila at maaari rin po kayo mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan habang inantay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59 verse 1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagligtas, na hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas po muli mga kaibigan. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights.
I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.